Okay mga brad, welcome to my channel. This is the G-Tech channel. In this video, I will discuss how to maintain the generator set. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Meron tayo ditong 500 kVA diesel generator. Nakalink itong aming generator sa ATS namin, sa automatic transfer switch. Ano nga ba ang generator? Generator consisting of an engine and an alternator used to provide energy. Ginagamit ito bilang backup power supply natin kapag may power interruption. Dapat i-check natin ang ating generator once a week. At dapat din natin itong patakbuhin kahit 30 to 45 minutes lang. Ito ang kanyang loob. Una, before starting the engine, i-visual check muna natin. Visual check lahat. Check ang engine oil level. So, dapat i-check natin ito palagi. Internal fuel tank level. Dito. Dito namin sinitwitch on tong valve at pag gusto namin gamitin ng internal internal fuel tank, dito namin ino-off namin to at ito sinitwitch on namin tong valve ito. At kailangan i-check nyo rin ang kanyang coolant. Ito ang kanyang oil filter, air filter. Ito ang kanyang lubricating oil filter. Okay, check natin lang battery. Ito ang kanyang external fuel tank. Check natin ang kanyang fuel level ito. Marami pa. Ito ang kanyang grounding. Nakikita nyo. Itong grounding na to na nakakabit sa fuel tank ay para sa static electricity. Napakadelikado pag walang grounding yan. Ngayon, check natin ang battery. Ito ang kanyang alternator. Well maintained to kasi every Saturday namin to pinapatakbo at sineservisan. I-check natin ang mga battery connections kung may mga corrosions. Pag may mga corrosions, dapat linisan. At i-check natin itong ito, makikita nyo ito. Pag green ang kulay nyan, it means good pa ang battery. Pag red, kailangan na i-charge. Pag red yung nasa gilid, na yun, kailangan na palitan ng battery na to. Pag puti, yun, kailangan i-charge. Okay. Dapat i-check din natin ang mga fasteners niya, yung mga lock. Then, kailangan din natin na dito, kailangan natin i-switch off muna tong
NCCB niya bago natin patakbuhin. Okay, then run the engine until it's thoroughly warm, hanggang mag-init siya. Then during running of the engine, check the parameters, all the parameters. Listen for any unusual noise or vibration kung meron man. Then check the average voltage. Ang average voltage nito, last check, nung last chinek ko is 415 volts. Dito mo lang yan makikita sa kanyang display. Dito. Tapos dito, ito lang ang selector niyan. Dito ang auto. Ito ang start. Dito ang kanyang alarm kung gusto mong iset. Then check the amperage. Ang last amperage nito nung last check ko is nasa 125 amperes and 50 hertz. Saka kanyang check mo rin ang kanyang total kilowatt. Ang kanyang pressure, ang pressure nito is 4.76 bar last check ko. Saka yung kanyang temperature. Ang temperature nito last check ko nasa 89 degrees Celsius. At ang kanyang battery voltage ay ang nasa 27.8 volts. At ang kanyang RPM. Ang RPM nitong generator na to is nasa 1,500 RPM. Or revolution per minute. At saka ang kanyang running hours. Kailangan nyo rin i-check. Nakalink to sa aming ATS. Ang ATS ay automatic na pag nakadetect ng power interruption. Automatic itong magbibigay signal para sa para paanda rin itong generator. Then check for any leaks. Kung merong mga leaks sa mga pipes, then stop the generator. Ito pala ang kanyang emergency stop button. Ito, labas. Saka ito sa loob. Pero kailangan i-switch off na lang dito. Kailangan to siya mag-cool down before mag-switch off. Then, stop the engine and put back to auto position. Itong yellow. Then, i-on ang MCCB. Ensure external external power supply for battery charger is unplugged. Dapat naka-plug palagi dun sa yun ang ating battery charger nitong display dito. Meron kasi itong battery na dapat naka-charge palagi. Okay mga brad, thank you for watching. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At para sa mga baguhan, saludo ako sa inyo. Thank you mga brad.